pag yung ginagawa daw ni PBBM patungkol sa West Philippine Sea. O baka kasi nagkakaroon ng decision 'yan. Nang masabi natin nang wala sa tamang pag-iisip. So kinoconnect nila yung 2012 na alleged raid na hindi nangyari at wala sa record. Sa pag-iisip ngayon ni PBBM. Kinakalagkat tayo sa gera, yung pala kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakay din nyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagbawagian, eh yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Sa pagdi-decide, alabo, di ba? Di ko makonek. Di ba? Hindi nyo nga makpanunayan noong 2012, di nyo na nga mapatunayan na, na ganun siya. What more ngayon? Tapos yung pag-iisip pa daw niya ng Pangulo, siya pa yung hindi nag-iisip. Diba? Ano ba talaga? Yung pair natin, sino ba yung hindi nag-iisip? Yung nag-secret deal na walang pirmahan? Basta status quo o walang pirmahan? O yung ngayon na may ginawang executive order at alam ng lahat ng tao? Sino ba nag-iisip talaga? Diba? Kayo na mag-decide. Hindi ko sinasabi kung sino. Diba? Sino ba nasa tamang pag-iisip? Nung dati, partner. Ito ba? Ano yun natin? Family issue. Oh, di ba? Ano yan? Take responsibility rin siya. Pangulong Duterte. Oh, pinagamit yung ano natin. Yung logistics ng ano, army ba? Imagine mo, laki ng binayad mo, tapos tayo pa rin ang kukuha. So, anong meron dun? Di ba? Kaya dapat lahat ng pati ilang triple, ilang beses lumaki yung utang natin. Oo. 'Di ba? Eh, 'di ba Attorney Claire, pag ano mababaw ang tubig. Maingay. Pag ano ba malalim, mga ganun 'di ba? Kasi ano nakita natin yun? Si anong kasabihan niya mga kayubi, lalim nito si nakikita, partner ko. Eh. Nakita natin kasi yung mas maingay eh, maingay si ano eh dating pangulong ano eh. Rodrigo Duterte ngayon, yung pagiging maingay niya, parang ang mga tao, ako personal ko, sa akin, sa sarili ko, hindi ko na ano, hindi na ako naniniwala sa ibang mga, ano eh, mga, hindi, sa atin lang partner, nag-iingay na lang eh. Sige na, i-push yun, yung tungkol sa droga. Just give us the evidence, hindi yung ngak-ngak. Ayun, pag walang laman yung lata, maingay. Yun. Salamat diba? Po, Rica. Diba? Siyempre, hindi naman natin tawag dito. Abogado rin naman si PBBM, naging fiscal 'yan. Pero tandaan mo, hindi siya nag-iano. Hindi naman siya umabot sa pagiging justice partner. Nagpolitiko siya agad. Eh kung mura-murahin niya si Justice Carpio. Nako po. Na kung baka makailang beses niya sinabing parang BOBO. Oo. 'Di ba? Na parang ang dating siya mas magaling. Pagdating sa West Philippine Sea, kasi marami siyang experience. Unlike si Justice Carpio, papel lang ginagawa niyan. Bibig lang. Etika lang. Partner, hinamon nga niya to. Mga kayubi, hinamon niya si Justice Carpio ng debate about West Philippine Sea. Yes, yes. Nung umoo, kinol yung hamon niya. Ay, wala. Sabi ni Atty. Harry Roque, sabi ng mga ilang miyembro ng kabinete at ilang senador, hindi dapat makipagdebate ang Pangulo. Ay, ganda ng excuse. Yon. Ako na lang. Mm-hmm. Kung mamarapatin nyo makapagdebate kay Justice. Mm-hmm. Ay, syempre, hindi naman siya papatulan ni Justice. At dahil umiinit ang ating gabi daw, Atty. Claire, tayo mo yung bibigay daan sa ating ilang paalaala at babalikan natin ating mga kayubi. Diba tayo tapos mga kayubi? Babalik po ang usapang batas. Ayan. Okay, so kanina no, medyo na-analyze na natin ano ba ang purpose, no? Ng pag-push ng issue about pulveron. Okay? So now, mga kayubi, sabi ko nga. Mga kayubi, ito pala si Congressman Pantoleon Alvarez. Ay abogado? Hindi ko halata. Sorry. Hindi ko alam. Bakit hindi mo nararamdaman, Atty. Claire? Hindi kasi siya mukhang abogado magsalita. Diba? Ang dami kasing, ang dami kasing alam mo, para kampihan mo yung idolo mo.
nawawala sa huwisyo. Tuloy hindi ko alam kung sino para, nawawala sa huwisyo, di ba? Attorney, kung meron kinampihan na ganitong tao, para ako din nawawala na rin ako sa ano. Oo. Ano nangyayari kasi para bang instead na maging maayos yung paliwanag mo ng batas, binabago mo ang direksyon para mag-fit doon sa ginagawa ng idolo mo. Oo. Italagang inano mo eh, no? Naghahanap ka talaga ng ano? Daan. Ng butas. Butasan mo to. Para mag-fit doon sa ginagawa nung amo mo or nung idolo mo. Oo. Diba? Kaya hindi mo maramdaman, attorney. Hindi ko. Kaya tinignan ko muna kasi chinek ko eh. Kasi attorney pala. Meron siyang katwiran. Diba? Ito, na-research ko yan. Pantaleon Diaz Alvarez is a Filipino lawyer and a politician serving as representative of Davao del Norte's 1st District. Davao! Since 2016. Mm-mm. Okay, mga kayubi, ito ha, tandaan nyo to ha. Yes, itong si Congressman Pantaleon Alvarez, dito nakikita sa Kongreso. Dito nakikita pumapasok. Mm-hmm. Ano na ba nagawa nitong mga batas? Diba? Imagine mo, lagi siya sa probinsya, di ko alam. Kung lagi siya sa probinsya, o namamasyal siya or what. Basta inamin niya. Mm-hmm. Hindi niya masasabi sa akin gawa-gawa ko yun. Siya umamin. Mm-hmm. Since Sona, di siya bumapasok. Nako, karaan taon. Bakit Sona pa? Oh. Bakit ka pa niyan dyan? Iba na lang kunin mong trabaho. Mm-hmm. Diba? Eh sabi nga nila, di ka man nagnanakaw ng oras, ay ng pera. Nagnanakaw ka naman ng oras. Di ko namin alam kung saan mo dinadala. Pinapasweldo ka ba, diba? Kasuna ka lagi. Taong bahay ng nagpapasweldo, Attorney Claire. May gana pang tatakbo ba ito ulit? Naku, Diyos ko. Ano pa ang kaibahan, Attorney, na nagnanakaw ka sa oras at pera? Pareho na pagnanakaw, di ba? Siyempre, hindi naman ako nagnanakaw, oh. Sabihin ni Congressman Pantaleon Alvarez, talaga? Tanong ko lang. Di ba? Talaga ba? Okay, di man nagnanakaw na oras. Kung sinasabi mong lagi kang wala sa Kongreso, ano ginagawa mo? Always constituency work? Hindi naman yun ang trabaho ng mambabatas eh. Gumawa ng? Di mag-ano ka na lang, maging sekretary ka na lang ng DSWD. Lagi ka na lang lumakad-lakad para tumulong. Kung yun ang nais mo. Pero ibang trabaho ng miyembro ng Kongreso, gumawa ng batas. Diba? Di ka nagre-report. Diba? Kahiya-hiya naman yun sa constituent mo. Mm-mm. Well anyway, hindi naman yun yung topic natin. Kasi ganito partner, siya ang nagsabi na mag-withdraw na yung ng support ang AFP and PNP. Lima ka minuto lang. Sud-o nga pag-ayo ang inyong mga anak na nagdula-dula. Sud-o nga pag-ayo ang inyong mga kapika sa kinabuhi. Unya, huna-huna na kung buto ang hira magkagubot, kamo magiging naa sa atubangan, ipaon magiging mo dito. Huna-huna kung mawad-an mong kinabuhi, unsay kaugmaon sa inyong mga anak. Unsay kaugmaon nagiatubang sa inyong pamilya. Luoy kayo. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga anak. Dili kaya sa gobyerno suportahan ang inyong mga pamilya. Busa, mag-uban ba? Kinimanggod, basaha ang basahin nyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, "The Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief." Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, "The Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state." Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea? Yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat,
nagkikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please, withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? Tay problema. Hindi yun, Attorney Claire. Ganito kasi style nila eh. Oo. Ganito yung style nila. Hindi ko alam kung ito ay style lang para dumikit ulit. Nag-away sila ni ano eh, VP Sara. Mm-mm-mm. Kaya nga siya natanggal sa pagiging speaker niya. Oo. Diba? Mm-mm, Attorney. Sobra. Diba? Ano masabi ito? Nawag itong ano eh. A-S-S-S-H-O-L-E. Mm-mm. Yun na yun. Si Sara. Ni VP Sara. Ang dami! Ang daming ad hominem sa kanya. Eh siguro dahil takot siya. Oh. Siyempre anak nun. Tatay nung presidente. Oh, oh, awa oh. Siya say. Correct. Awa siya say. Gusto niya pa makipag-usap. Sabi niya. Mm-hmm. Ano sabi ni DVP Sara dati? Do not, ano, parang, tama ba? Parang wag mo akong tignan, wag mo not even mention my name. Mm-hmm. Or think about me. Parang ganun eh. Wag na wag mong gagawin. So ganun. Pero pinanindigan niya ang matatapang niyang mga social media post laban sa mambabatas. I think siya ang may problema sa akin kasi siya naman nagsimula na mag-atake sa akin. So siya yung may problema. But sa akin is that hindi man kami magkaibigan, so there is no need na magbalikan kami. Sinabi niya at the time acting alone that this HNP is a product of political dynasties. Sinabi niya na HNP does not have the approval of the president. Therefore, everybody, kami lahat, is part of the opposition. Those things ignited me yesterday morning. Hindi ko maintindihan kung bakit inaatake niya ako. Tari ng alkalde sa House Speaker. Do not mention my name. Do not speak about me. Do not even think about me, even a whisper of my name in your lips. Otherwise, I will personally make sure that I will personally campaign against you. O dita meme siya. Lawyer pa naman siya. Sayang. Pero hindi mo ramdam yun. Hindi mo ramdam yun. Hindi mo naramdaman. O tapos, Attorney Claire, nagkikayat. So, nagsabi siya. Sigurong pagsisip-sip para dumaki ulit, maging maganda ulit siya kay Pangulong Duterte. Eh sinabi niya yun. Kay VP Sara. Diba? Sinabi niya. O ano ibig sabihin ng withdrawal ng PNP and AFP? Ano yun? Ku. Pe. Ta. Diba? Kudeta. Ganon. Diba? So, pag nagkaroon ng ganon, sige, isipin natin mga kaibigan. Pag nagkaroon ng ganon, sino ang makikinabang? Wala tayong problema. Bakit? Ang saligang batas, nakalagay din doon yung succession ng power na kailangan din pumili ng vice presidente. Kasi nangangamba ang saligang batas. Baka dumating ang panahon na yung inupo na presidente hindi kaya ang tungkulin. Kanya, meron kang vice presidente para pumalit sa presidente para gumawa ng trabaho niya. Kanya, tayo, pasensya na ha, magtagalog lang ko, kay para makasabot tong mga Tagaluson. Kay sa Luzon, hanggang ngayon, may mga probinsya pa rin na dili maisog.
talawan. Oh, daghan. Unsa to, way itlog. Oh. Sino makikinabang? Mm-hmm. Di yung kinakampihan nila. This is not really for the people. This is for your personal interest. Interest. Diba? Correct. Hindi kayo ang may karapatan. Mm-hmm. Hindi kayo ang may karapatan magsabi niyan. Kasi meron kayong pinoprotection ng interest. Not even, former President Duterte, not even, Baste, Mayor Baste. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations, sa inyo ang naso, resign. Or, sinisa Congressman Pulong. Dahil pag nag-resign, siya, kayo nagpapatawag mag-resign eh. Mm-mm. Pag nag-resign si PBBM. Sino susunod bang Pangulo? Sino? Makikinabang? Edi, si Duterte. Yung kapatid Vice nyo. Vice President. Si VP Sara. Oh. O yung anak mo. Edi Duterte pa din. Oh, ngayon, bakit sobrang ganun si ano AFP? Ay, AFP. si Pantaleon. Edi, in way, sip-sip kay Sara. Oh. Edi maganda ulit sila, friendship ulit sila. Well. Yun ang basa ko. Mm-mm. Diba? Yun ang basa ko. Mm-mm. Kasi bakit? Bakit, diba? Kung yan ang gusto nyo, you can make another remedy. Mm-hmm. Think of another remedy to help the government. Diba? To help the government to go to the right path kung sinasabi nyo mali. Mm-hmm. Bakit kayo nandiyan dyan para kumbinsin yung mga tao, siraan yung Pangulo, hindi maganda, babaksa ka pa rin, pag-uusapan pa rin yung martial law, we cannot erase the memories of martial law. Mm-hmm. Nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Mm-hmm. Pero this is not the right time for me, ha? Mm-hmm. Isingit mo. Kasi wala tayo dyan, eh. Oh, wala. Tama, attorney. Ginagawa nyo ngayon, lahat ng negatibo na issue dati kay PBBM. Talagang... Papasok nyo lahat. Idinidiin, oo. Para masira siya. Mm-hmm. Feel ko lang naman, hindi siya bebenta. Oo. Hindi siya bebenta. Kasi maraming tao ngayon, nagsasabi na okay sa kanila yung ginagawa ni PBBM, especially with the WPS. Press Philippines. Matapang siya doon, ha, sa punto na yun, WPS. Hindi sa kapag, itong sabi nila, kaya daw ito, no, kaya itong issue ng WPS ay parang pinupush para daw makalimutan ng mga tao yung issue tungkol sa bigas. Ang dahilan ko kung bakit pinapainit nila usapin ng West Philippine Sea. Kasi ang tawag dyan, wag the dog. Kapag ikaw ay unpopular, dahil hindi mo na di-deliver yung pangako mong 20 pesos kada kilo na bigas at mas mabuting kabuhayan at yung pinangakong pagkakaisa, umanap ka ng kalaban para magkaisa yung taong bayan laban sa kalaban. Okay sana yan, Mr. President. Pwedeng mag-work ang wag the dog. Ang problema, may paratang din na wala ka sa tamang isipan. Now, kung wala yung ganyang issue na kung ikaw ay pulboronic, baka maniwala ang tao sa wag the dog. 20 pesos na a kilo. Sabi ko, kalimutan nyo na yan. Talaga hindi mangyayari yan. Kung nangako man dito sa PBBM, talagang mali siya dun. Kasi di yun mangyayari. Diba? Tapos ano daw, para daw makalimutan yung issue about ito. Itong issue ng droga. Tapos yung PI. Partner, tayo po, tumilig sa tayo ng PI. Mm-hmm. Alam niyo yung mga kayubi, wala naman tayong kinakampihan eh. Pag mali, mali. Oo, tama. Pati yung mga pagkuha ng pera, yung mga malalaking pondo sa budget. Mm-hmm. Tutulik siya natin mali. Yan. Mm-hmm. Pero this is not the right time. Nasabihin niyo na ginagamit ang issue ng WPS para makalimutan tong issue to. Ay talaga lang, excuse me. May trilateral summit to. Mm-hmm. Ibig mo sabihin, yung bansang Amerika, sa bansang Japan. In conspiracy with the president para makalimutan yung presyo ng bigas. Para makalimutan yung issue about the polvoron and issue about the extension ng term. Parang, sino ba talaga nag-iisip? Sino nasa tamang pag-iisip dito? Diba? Tapos sasabihin ngayon ni Pantaleon Alvarez.
Freedom of expression? Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez says his call for the country's police and military to withdraw their support from President Ferdinand Marcos Jr. cannot be deemed seditious. In a statement, Alvarez says his appeal is not the same as advocating a coup d'etat style of withdrawing support from the current administration because it was done in what he calls a peaceful and orderly manner. Alvarez adds that it is the right of the soldiers to withdraw their support from the government if they no longer believe in its direction. However, Alvarez admits being emotional when he made that plea to the police and military. He says he was carried away because Malacanang is supposedly dragging the Philippines into a war with China. Kaya nga tinanong ko, abogado ba to? Alam ba niya ang meaning ng inciting to sedition? Sabi niya, hindi naman siya nag-take up ng arms. Talaga, hindi naman eh. Then, hindi ka naman dun papasok. Hindi ka naman sa rebellion papasok eh. Papasok ka lang sa inciting to sedition. Yun nga gusto ko talagang si Attorney Clare sa ginawa niya yan, di ba? Oo. Kasi one of the actions na pwedeng sabihin sedition. Sedition pa lang tayo, ha, partner. Oh. To commit for any political or social end, any act of hate or revenge against a private persons or any social class. Na. Di ba? Ginawa. Partner. Sinabi niya. You're making issues para ma-hit natin yung Pangulo. Oh. And syempre, yung miyembro ng kanyang gabinete. Di ba? So, partner, isa ito, to inflict any act of hate or revenge upon the person or property of any public officer or employee. Ayan lang. Doon pa lang, partner. Pero hindi ka nag-take up arms. Hindi ka naman diretso eh. Mm-hmm. Hindi ka gumamit ng force and intimidation. Pero you're inciting to sedition. Yes, and magandang tapos, tama. Freedom paliwanag of expression ka dyan? Paano? Alam mo ba, ibig sabihin ng freedom of expression, kahit may freedom ka, partner, meron tong corresponding responsibility. Responsibility to comply with the law. May batas to abide tayo by the law. Tama. May batas tayo, kaya hindi ko alam kung lawyer naman siya. Baka absent siya na na-take up niya tong meaning ng sedition. Kaya diba? Nagtataka si Attorney Clare. Kasi masyado, sa lahat ng tao, huwag kayo masyadong sip-sip sa idolo nyo. Diba? Mawiwin daw talaga pag-iisip nyo. Kasi kahit nasa tamang pag-iisip kayo, mawawala kayo sa huwisyo para makapagsip-sip lang kayo. Yeah. Justice Secretary Boyeng Remulla orders an investigation into Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, who called on the military to abandon President Ferdinand Marcos Jr. Remulla says the probe will determine, quote, whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. On Sunday, April 14, Alvarez said that Marcos's position in the West Philippine Sea is making us go to war with the world superpower, China. Alvarez added, that war will kill us all Filipinos, especially our soldiers. Several experts say asserting the country's rights in the West Philippine Sea will not lead to war with China. The military was quick to affirm its loyalty to Marcos. AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. said the armed forces will follow the chain of command. Nag-utos na sa SOJ Remulla na dapat maimbestigahan itong ginawa ni Congressman Pantaleon Alvarez doon sa peaceful rally. Tingin ko dapat hindi lamang si Congressman Alvarez ang dapat na imbestigahan. Marami ang nagsasalita. Marami ang masasabing gumagawa ng kwento laban sa Pangulo na wala pang hawak na ebidensya. Mga kaisunan, ang tinuod nga leader, pinakataas nga leader, nga tinuod nga gipili, properly, legitimately, correctly, si Sara Duterte. Dili si Marcos Jr. Dili igod si Marcos Jr. Mubarog ko, pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Hindi si Marcos legitimately elected dahil sa improper meeting, illegal meeting nila ni Lisa Marcos at ang owner ng Smartmatic. Sinong nagsabi? Si Lisa Marcos. Another issue, dito sa West Philippine Sea. Sa panahon ni President Duterte, wa man na i-water cannon atong Coast Guard ships, di ba? Wa may nasamdan nga tripulante sa atong Coast Guard. Nga naman. Nakalimutan na kaya ni Attorney Glenn Chong itong kwento na to, itong news na ito, kung saan binatikos din ni dating Pangulong Duterte yung pag-water cannon ng Chinese vessel sa mga Philippine boats? The Philippine president has taken aim at China, condemning Beijing over the latest flare-up in the South China Sea. The incident involved Chinese Coast Guard ships firing water cannon at Filipino boats. The comments came at a summit of ASEAN leaders with Chinese President Xi Jinping. Rodrigo Duterte warned that the confrontation does not speak well of relations between both sides. We abhor the recent event in the Yunnan Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well
of the relations between our nations and partnership. China must remain committed to the early conclusion of the effective and substantive code of conduct in the South China Sea. Nabanggit din ho kanina yung tungkol dito sa hindi mamatay-matay na usapin ng droga. Ito pong storyang to ay isang storyang that just would not go away. That is why ang iniiwan natin palaging hamon sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan, it is time to undergo an open, credible drug test. Ang akala ko, ang pagiging presidente madadala sa pagkabubuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. Ang buong akala natin, ipagpapatuloy ang independenteng panglabas na pulisiya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagbunga ng kabayabaan at ng pag-unlad sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital, pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan nawala na, na parang bula. At siyempre ngayon, ang buong akala natin, pagpapatuloy ang kabayabaan sa mga komunidad. Pero ngayon, bumalik ang droga at ngayon, tayo po ngayon ay makakalagkad sa isang gera kung saan ang mahihirap na Pilipino ang mamamatay dahil pag nagkagera, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga cronies, lahat tatakbo sa Amerika. Ako, kay doon mong ikukos militare, doon mong ikukos militare, na yung mga militare nga na-assign sa PDEA, ipakita agyo ko, na agyo, katong nigawas mga dokumento, ako'y unang nakikita at itong sibilyan. Ipakita na sa ako, yung nangutana ang mga military na ako, huwa na ako sila ginago nga. Basta trabaho lang mo. Trabaho lang mo. Kung sa'y maaptan sa inyong trabaho muna na, di po ko gustong sugo, pwede po gumawin kung gusto mangunay o isig katao nga naas ka servisos gobyerno. Mayor man lang ko, senador ko to, sa'yo trabaho lang mo. Ito na presidente ko, mugi akong ipakita ko nila. Inako, trabaho lang. Muna itong ilang ipanuhan-panuhan, pero na udyok. Kay ang katong plano sa PDEA, mag-grade unta nga to sa unit, sa kundo unit ni Soriano, Maricel. Dito man sila naga-pulburon. Ang tao. May bawaman ni Mona, ang tao kay Mab. Sige Mab. Naangari, opisyal nga, usahay ka ng bagos buntag siguro. Dili mo po ng baba kayo. Mona. Sa aking palagay, ang mga taong ito ay dapat ding imbistagahan. SOJ Remulla, huwag niyong tulugan ang mga nangyayari rito dahil pangulo na ng bansa ang sinisiraan nila. And oh, with that, attorney nila, okay. Ayan, ako po si Radyo Man, Jenny Bahilanga. Ako po si Atty. Claire Cas, nagpapalalang huwag tulugan inyong karapatan.